Nagbabalik po ang balita banggitan, ang tahanan ng balitang kanayunan. At sa puntong ito, partner, dadayo naman tayo sa maaliwalas na bayan ng Tabon-Tabon, Leyte. Cover. Dahil dito po matatagpuan ang isa sa pinakamatagumpay na kooperatiba ng mga magsasaka sa buong lalawigan. Successful kasi yung kanilang hog fattening. Hindi lang yan, pati yung mga gulayan. Gulayan. Oo. Talaga. At ang bagay ng balita dito, partner, San Pablo Quezon Farmers Association. Oo. At ang bagay ng balita dito, partner, abay, kamakailan lang, nagtulak na ito ng kanilang mga ani mula sa kanilang babuyan. At live sa linya ng ating telepono. Ang hindi nagtatrabaho sa asosasyon. Hindi naman. Presidente. Siyempre, president. Wala kang ginagawa. Kaya nga naging successful yan. Kaya naging matagumpay yan. Sige. Dahil mga kanayon, ang presidente po ng naturang samahan ay walang iba kundi ang ating kanayon na si Tor Vibar. Magandang umaga sa iyo, partner. Yeah, magandang umaga, partner. Sino yung partner ko? Ang partner mo? Si Hector Go, nakto. Yung oligarch. Si kasama to sa mga oligarch. Magandang umaga, partner. Good morning. Una-una sa lahat, Tor, congratulations sa inyo dyan sa San Pablo at Quezon Farmers Association. Salamat din. Mr. Vibar, kung mayroon kang gustong pasalamatan, sino-sino ang gustong pasalamatan ng Sakepa para sa matagumpay na itong mga ginagawa niyo? Paano kayo naging matagumpay? Unang-una, dapat pasalamatan ng ating Lord. Buhay tayo at nagtatrabaho. At pangalawa, yung governor natin ng Leyte, si Governor Mixipilia, at ang Philippine Coconut Authority. Actually, nag-umpisa ito dahil dito sa mga programa ng ating gobyerno, lalong-lalo na yung local government units ng probinsya at yung Philippine Coconut Authority. Dahil din dito sa asosasyon po namin, kasi nag-umpisa po ang San Pablo Quezon Farmers Association after the Yolanda at umabot na pa kami po ay na po na nag-ooperate ngayon at isa na rito yung nakuha naming ito pong assistance ng province yung Babuyan na kung saan kung titingnan po natin yung arrangement dito nila yung mga baboy at yung ipinapakain ng baboy at kami naman ang gumawa na pig pen. Sabi na kasi yung design nitong pig pen na ito ay hindi yung design na parang mga ay mayroong mga ipa na linalagay. Ito yung design nila. So ngayon ang nangyari ngayon, after na may bibabahagi sa amin, mga tatlong buwan nang nakakaraan, medyo nag-umpisa na kaming mag-ani at ito, binili na mga meat dito sa Tacloban City. At ang mga ito ay umabot ng 80. Mayroon kaming, alam mo, 80 lahat. Oo nga. Wow. At ngayon, matapos bilhin ito sa amin, ngayon ay meron kami dyan sa postal bank, nandyan na yung ibang pondo at mayroon pa kaming maraming natitira na next week, medyo ibibinta na naman doon sa mga meat shop owners. Ayun, mga intern, palakpakan muna dyan para sa ating partner si Tor Vibar at sa Sakepa. So, ano naman maliban dyan, Jeff, at director, meron din kaming vegetable farm. Actually, itong vegetable farm na ito, at lang malapit na mismo, sa harapan lang mismo ng aming, sa Babuyan. Dito lang mismo, dito sa San Pablo.
At inaasahan sa next month mag-uumpisa na ho kaming magtanim para sa next cropping. Yun, yun. Uh-huh. Dahil sa tulong ng provincial government. At ito pa, kasi asari rin, matapos yung tulong ng gobyerno, dahil may pera na kami, yun ang kami mag-uumpisa sa sarili namin. Yung pundon dyan, ang gagamitin namin to operate. Hindi na kami dependent doon sa national government o sa provincial government. Sa sarili na namin. Oo, napakagandang halimbawa nito mga kanayon kung paano dapat gamitin yung puhunan ng gobyerno na binibigay natin doon sa kanayon. Pwede ba umutang? Hindi. Basta. Every week, ina-audit ho kami ng provincial government at saka yung PCA para masigurado na yung pondo na yung programa nila na naibigay sa amin ay siguradong magagamit ito sa season. Tuloy-tuloy na. Ang maganda dito, kasi sabi ng ating yung mga grupo po namin na talagang nag-o ngayon dahil talaga mayroong talagang market na mayroong buyers, hindi lang sa wala, mayroon talaga. Kasi yung nangyayari ngayon, maski yung Mindanao, medyo kakaroon na ng problema dahil yung mga buyers natin dito, mga meat shop, hindi na dependent sa Mindanao. Dahil kung sa Mindanao sila, talagang mataas yung presyo yung pagbili nila. Dahil sa biyahe, at dito sila nakakakuha ng mas malaking... Ano yan, partner? Pagka ang baboy, sa transport pa lang, malaki ang mababawas sa timbang yan. Tama. Kasi ayon po sa aking pagtatanong, ang system now dito sa Leyte, kinukuha mga baboy doon sa Mindanao at dito na raw initipite. Malaking bawas yan. But anyway, kami po ay nagpapasalamat dahil hindi kami nilulubayan nitong provincial government na tingnan kung paano pinagpapasalamat namin ang programang ito. Okay. So, once again, partner, congratulations sa iyo. Maraming salamat. At congratulations po sa mga miyembro ng San Pablo Quezon Farmers Association dyan sa Tabon-Tabon, Leyte. Thank you, sir. Thank you. Okay, yan po ang congratulations. Presidente ng SAQEFA, ang ating kanayon na si Torby Bar Matagumpay po ang kanilang livelihood program dyan sa Tabon-Tabon, Leyte. Cover. Tabon. Samantala, ito po yung mga comment pa. Sabi ni Ray Corazza, black propaganda po yan dahil gusto nila mapasa kanila ang pwesto ng Pangulo at sila naman ang hahawak ng timon ng ating bansa at ng mapuno na naman ng mga tabulastugan at maghatid. Maghari-harian. Sila hawak na. Maghari-harian sila na naman ang mga siga sa turn kalsada pram. Walang nakalagay. Ayun. Samantala, sa atin pong pagbabalik, mga pananaw ng komento, karapatan po ng bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. We'll be back with your comments.